Gagawa po ako ng vlog ngayon sa pakikiisa ko po sa Kapa community. Gumawa po ako ng video para ipakita na hindi po ako anti-Kapa. Kumbaga, neutral po ako dito. Kung ano yung tama, sumunod tayo sa tama. Kung ano yung mali, so wala tayong magawa kasi batas ang kaharap natin. Tama po ba? So hanggang dito na lang po, peace. Shout out nga pala sa lahat ng 5 million Kapa members. Ako po yung nakikiisa na nakikidalamhati, nakikiramay sa hindi pag-approve ni Duterte na maging legal ang Kapa. Sabihin natin na maraming mga mahihirap ang natulungan ng Kapa. Pero isa lang po ang tanong ng taong bayan. Sinunod ba ng Kapa ang mga alituntunin ng batas para maging legal to? Ako po ay isang ordinaryong OFW na minsan nangarap na magkaroon ng helicopter, bulletproof car, at mga maraming negosyo tulad ng hospital, and at the same time, marami po akong taong matutulungan. Walang masamang mangarap, lalo na pag galing ka sa isang mahirap na pamilya. Pero para sa akin, iwan ko sa iba. Ang pagyaman kasi, dinadaan yan sa tamang proseso. Sa madaling salita, pinaghirapan mo siya, pinagpapagalan para umaangat at makuha mo yung pangarap mo sa buhay. So yun po ang tamang paraan para umasinso ang isang tao. Noong time na narinig ko po ang Kapa, na-inlove agad ako sa sistema. So yun po ang totoo. Sa isip ko, mag-for good na lang ako. Ibinta ko po ang aking lupa sa Jinsan worth 1 million. Kasi naisip ko, ang 1 million, pag dinunit mo sa Kapa yan, 30% sa 1 million is 300,000 buwan-buwan ang kikitain ko. So ito, tanong ko sa'yo, yayaman ka ba pag kumita ka ng 300,000 a month? Of course, payaman, di ba? Sige nga ikaw, bigyan ka ng 1 million. Tapos ilagay mo sa bangko yan kung magkaano ang interest sa isang taon. Siguro swerte ka na pag kumita ka ng 5% annually sa 1 million mo sa isang taon. Pero sa Kapa, natingnan mo, take note sa Kapa, ang 1 million mo, pag nilagay mo sa Kapa, kikita ka ng 300,000. Buwan-buwan po yun, kikitain. So napakalaking difference talaga pag yung pera mo, nilagay mo sa bangko at saka ilagay mo sa Kapa, di ba? So, matutupad na yung pangarap ko pag ganun kalaki ang makukuha ko sa Kapa every month. Baka matupad yung pangarap ko na makabili na ako ng helicopter. Tama po ba? Noong time na yun, hindi po ako agad nakapag-decide na pumasok at ibinta yung lupa ko sa Kapa dahil pumutok yung issue, yung balita na scam yung Kapa. So hinintay ko po yung time na magsalita ang ating Pangulo about sa Kapa. Dahil nga marami na pong mga balita sa social media na scam. So ako din, sigurista din ako. Kaya ayun, pinakinggan ko po yung statement ni Duterte noong time na pumunta siya sa Jinsan. And then, I found out, noong time na narinig ko po yung statement ni Duterte sa Jinsan, sabi niya, if it is good to be true, huwag kayong papasok dyan kasi ilad yan. Sa mga Tagalog na hindi nakakaintindi kung ano yung ilad, ibig sabihin, pangluluko yan. Nakakadismaya, nakakabahala, nung time na narinig ko po sa kay Pangulong Duterte. Parang feel ko, pinagsakluban ako ng langit at lupa. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pangarap ko, biglang nawala na parang bula. So, ganun talaga ang buhay. Masakit. Inisip ko, paano na yung pangarap ko na helicopter? Magkaroon ng mga bulletproof car at mga mararaming negosyo. So, wala na. Finish na.
medyo masakit tanggapin yung katotohanan na dati ang akala ko na legit ang Kapa, eh yun pala, scam pala. So maniwala po ako sa Pangulo dahil napakatalino po ni Pangulong Duterte. Prosecutor po yan at saka abogado. Lahat ng batas alam niya. Tama po ba? Pero mga idol, kahit naglaho na parang bula ang aking mga pangarap, para sa akin, may punto naman yung Pangulo eh. Kasi sabi niya, abogado ako, naging prosecutor ako, walang Pangulo na gago na ipahamak ang kanyang sambayanan. So, doon pa lang, sinabi niya parang, parang na-touch ako sa sinabi niya. Parang tatay na tatay talaga ang dating niya sa atin, ang mga idol. Para sa akin, hindi po ako nagtatanim ng galit kay Duterte dahil alam nyo, may batas po tayong sinusunod. Alam nyo mga idol, ang tagagawa ng batas ay ang Kongreso, hindi po ang Pangulo. Pagkatapos, ipapasa ng Kongres dyan doon sa Senado para doon papandayin ng mga senador bago maging panukalang batas at aprubahan ng Pangulo. So yun po ang sistema ng ating batas. Hindi po ang Pangulo ang gumagawa ng batas. Yan po ang ating tandaan. Nagsimula yan sa Kongres. Yung batas na fraudulent large staffa scale. So yun po. So yun po ang batas na nilabag po ng Kapa. Therefore, pag ang isang batas ay inapprove na ng Pangulo, pagkatapos hindi niya ipapatupad, hindi niya ipa-implement sa taong bayan, yun po ang magiging butas para ma-impeach po ang isang Pangulo. At yan po ang ground ng kanyang impeachment pag ang isang Pangulo nag-approve ng batas, pagkatapos hindi niya ipapatupad, hindi niya ipa-implement, yun po ang ground ng kanyang impeachment. So, malinaw po yan sa batas. So yan po ang tandaan po natin mga idol. Hindi nyo ba naisip mga idol na itong butas na to ay gagamitin ng mga dilawan na naglalaway sa posisyon para umupo at tanggalin si Duterte? Sa sobrang bright ng Pangulo, inaksyonan niya po agad ang problema sa Kapa para hindi siya maisahan ng mga dilaw. So ang linaw po ng strategy ni Duterte. So ilalaro po ni Duterte ang mga dilawan. So ganyan po si Duterte maglaro, talagang cheese master po ang ating Pangulo. Para sa akin mga idol, di bali na mawala ang aking pangarap. Basta wag lang mawala ang iisang Duterte na handang mamatay para ipaglaban tayong mga Filipino. Mahal ko po ang ating Pangulo dahil nakita na po natin ang sobra at yung pagbabago ng Pilipinas. Grabe, hintayin nyo lang. Huwag kayong nagmamadali na yayaman agad yung Pilipinas. Hintay lang, dandahan lang. Hindi naman niya isang click yan. Asinso agad tayo lahat eh. Dinadaan yan sa tamang, di ba? Ang moral lesson po, ang natutunan ko po sa Kapa, huwag po tayong masyadong mataas yung ating mga pangarap. Maging kontento tayo. Ito lang ating tandaan. Isa lang po ang ating tandaan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. So sa lahat ng mga nanonood ng aking video, huwag niyo pong kalimutan mag-like at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel. So mga idol, salamat po sa inyong lahat sa pag-waste niyo ng time. Sa panonood ng aking mga video sa aking YouTube channel. So, bye-bye!